Hello guys, good evening and welcome to my another vlog for today's time check is 7:20 in the afternoon guys. Okay, simulan ko mula sa araw na to guys kasi tagal-tagal na din akong hindi nagwa-vlog people kasi nakalimutan ko na lang talaga. And thank you guys pala sa subscribing in my YouTube channel. Nag-grow po siya ng konti. And chine-check ko po kanina. And it really sounds so good. Thank you guys for subscribing in my YouTube channel. And don't forget to subscribe again. Rich Vlog sa YouTube po. Okay. Naabot ako dito sa bahay kanina. Sa yung minigika ni Hanigi. Kuha ko ni Hanigi kagabi. Umuwi siya kahapon. Nang hapon na. Sa bahay. And then, I was planning na stay here. Sa Birama. Kasi I have a lot of appointment to do. Kaya, I stay here. Maybe, tingnan natin kung hanggang kailan. Pero I want to stay here for good na din. So, ano guys, pagdating namin dito, mga 7, aga kayo 7, kaya nigikan mi sa bahay mga 6 ng morning kanina. Pagdating dito, and then, kahapon daw, sabi ni Quinto ng asawa ko, nag-hire din siya ng on-call na maglinis dito sa bahay, mag-do the, all the stuff in the house, house chores. Tapos, I was expecting na pagdating ko dito, may changes, may kalinisan, etc. Pagdating ko dito ng 7, ang kalat, wala man lang changes talaga. Talagang wala talagang nangyari sa bahay. Tapos, yung tinanong kong mga bata, naglinis daw, hindi nila na-supervise kahapon. Naglinis daw dito sa kwarto. Tapos, ang kinuha daw yung mga lawa-lawa lang. Pero, hindi, pagpasok ng mga bata dito, hindi nila alam kung ano yung nalinis, saan yun ang linis, kasi wala lang daw, parang normal lang. So, it's just as wasting talaga. Sa pera, and then, wala man lang changes, kasi pagdating ko dito, kasi ako, alam ko po, alam na alam ko po tumitingin kung ano yung malinis, kung malinis na ba or hindi, alam ko, kaya wag ako. Kaya nga, yan yung ano ko eh. Dignidad ko sa sarili ko, wag ako, kasi alam ko, mag-observe, alam ko mag-notice kung malinis or madumi. And it looks so messy here pagdating ko kaninang umaga. Kaya tinawagan ko si Yaya Dolor na agad pumunta siya dito para maglinis. So, and then, naglinis siya guys. And then, pagdating niya dito, pinasakay ko na lang kasi mandawi ay sa kanila. Ina-on-call ko siya. Tapos, pinasakay ko na lang siya ng motor. Ako nagbayad and then, i-hostor ko yung kani ngayon. Pagdating niya dito, naglinis siya. Ayan, kurtina na yan. Tagal na yan dyan. Hindi yan nalabahan talaga. Ang dumi talaga dito sa gilid. Tapos, pinalabahan ko. And then dito, nag-ano din siya dito, nagwalis, nag-map. Sobra talagang dumi. Marami talagang mga alikabok na dito sa sahig sa lalim. Tapos, minimove niya dito, ito, mga orokan, minimove niya talaga lahat para mawalisan. Tapos, nagpalit na rin ako ng bedsheets para labahan niya. Tapos, ang dumi. Nakita ko, doon na kasi ako nag-supervise sa labas. Ang dumi. Hindi ko maintindihan na, nagpalinis si Hane yung hire niya daw na on-call, na bagong hire. Iwan ko, marunong siya maglinis o hindi. Baka atik lang yun niya na marunong siya, tapos hindi pala. Kaya, nainis ako. Kaya, pinalinisan. Manadubli talagang trabaho sa araw na to. Kasi kahapon naglinis siya. Ngayon, pinapunta ko yung yaya talaga na, yung maid talaga namin. Na original maid namin. Tapos, nagpalinis na din ako dito. As you can see that, malinis. Bago na po itong sapin, and then, etc. Wala na pong labahan. Kasi, dinalabahan ni yaya. Pagkatapos, tapos ito yung nilalaba kasi nalabas siya. Nalaba yung kahapon pero hindi ko alam ang kunti rakayo tapos ang tagal daw tapos ginilalaba ni Yaya. Ito yung pinapalaban ko. Mga toalya. And then the bed sheets. Malinis na po siya. Sobra. And then nagluto din. Ito yan.
sobrang linis. Pina-disclutter ko to ni Ilingaya kanina. Kasi hindi ko maintindihan o anong mga nangyayari dito sa Badang Kitchen. Kasi ang area namin dito is, wala kaming lababo. And then, hindi talaga, kasi hindi naman to sa amin. Apartment lang to. So, naglilinis si Yaya dito. I'm tired of this. And then here, hindi organized. And then nagwalis. And then the map. And then guys, yan guys ang nangyari. And then nagwalis siya, nagmap, sobrang linis na. Sinabihan ko si Honey, pauwi na siya. Sinabihan ko siya na I was hired again si Yaya para maano talaga siya guys, ma para malinis talaga kay satisfied kay ko sa among Yaya og siya maglinis. Pero pa sa ibang tao kasi hindi ko rin alam kasi wala di ako dito kahapon. Tapos sinabihan ko pa nga si Honey, wag kang mag-hire ng hindi natin kilala, stranger siya. Hayaan, gusto ko sana nga nandyan ako kasi ako ang mag-interview, mag-supervise ako. Ayoko kasi na may ibang taong kumikilis to sa bahay na hindi ako nag-supervise. Ayoko kasi kami makalat ba naman yung mga may mga pera din kami makakalat kahit saan lang ilagay. So hindi natin alam. Ayoko isipin na ganun yung tao. Pero hindi kasi natin alam. Kaya mag-stranger ang tao, kailangan mag-tayo ang nangangailangan sa kanila. We must to take a responsibility na bantayan talaga. And then guys, nung kaninang 1 PM, schedule ko kasi kanina sa clinic. So nag-adjustment ulit ako. As you can see that, red na po yun siya ang kulay ng bracket natin kasi yung previous blue. Tapos, red na siya. Tapos, itong bakal na to, pinalitan siya ng baga kay nga bakal. Tapos, medyo masakit siya. Hindi na ako comfortable sa ngipin ko ngayon. Nag-a-adjust pa ako kasi hindi pa naman umaabot ng one day. Pero, sobrang ngilo, sakit. Sakit siya, oh. Ganun ako, sakit. Pero, napa-change na ako para for this month na new look, new color yung pa-braces natin guys. And then na skincare na din ako, nahilamos ako na skincare ako. I always use a Brilliant skin. Brilliant kasi siya po yung mga tumutunaw sa mga pimples ko. And then I look so blooming as always sa ating pasikreto na Brilliant. I have a lot of stock here, so yeah, don't worry. And I am planning to be a reseller soon, pero soon pa kasi for the personal use na din. Tapos kasi marami ako dito ng stock. Ito, marami akong stock dito na Brilliant. Dinala ko to galing sa Bukid eh. Sa Bukid, marami, tatlong set. Kaya tagal-tagal din maubos na. Tapos guys, tapos na ako mag skincare and then mag take na lang ako ng aking Biofitty na para mag-dispose ako palagi and part of my diet na din. And then the slimming capsule na din na tinitake ko na safe naman din siya guys, kaya wala po siyang patagal ko na po siya ginagamit. And then really safe, hindi po, wala po akong changes sa katawan ko na na hindi or side effect, basta really safe. Hindi po ako nagtitake ng mga guarantee po na hindi po ako nagtitake ng mga fake, like mga fake talaga. And then, I was planning to take that now. Tapos ko mag-vlog. Atos, anong cranberry, and the water. Bumili po ako ng Absolute Water kasi wala dito ako sa bahay. Mag-Absolute Water ako. And nagpabili ako kanina ni Yaya ng malaking litro ng Absolute Water para sa tubig na ko. Tubig ka na mo ni Honey. Tapos, ngayon, ang plano ko, instead of mag-social media ako, kaya nag-monitor kasi ako sa YouTube channel ko na nag-grow. Thank you pala guys. I really appreciate na nag-grow siya. And then, while I am monitoring and nag-watch ako kanina dun sa sala ng YouTube, dito ko i-continue yung plano ko. Dito ako mag-open ng YouTube. But before that, gusto ko sana basahin to ang How to Manage Barangay Finances Revised 2018 Edition. Pero
ano to, makapal to eh. Hindi to mabasa ko ng isang araw lang o dalawang araw. Pero ito yung unahin ko pagbasa. And pag matapos na to, guys, ito yung sa susunod na bibilhin, ano, tag ano pula to siya, guys, how to manage barangay finances. Sa National Bookstore, binibili to ni Honey eh. 560. Ito po siya, guys. And then, ito, mura lang siya, 145 sa National Bookstore. Kasi this is really good. Itong yellow po, rules and regulations implementing the Department of the Interior and Local Government Act of 1990. Republic Act of 1990. So, I really need this and this. And then, bibilhan pa ako ni Honey ng, ano, ng book of penal code. Lahat po ng batas natin, I have to take. And then, many books pa about the barangays, kasi barangay finances, or it's about barangays, kasi loobin soon. Mga 2 years from now, I try to get into politics dun sa Bukid. So, I hope so na may maambag tayo sa ating lipunan, especially sa Bukid. So, I am starting to have a self-study with the full support of Honey, kasi he always do. Kasi he insists kasi on many, ayoko pag mayabang kasi, pero ang pagpasok kasi ng politics natin, hindi po natin yan magagawa kung walang mga taong nagkukonbinsi sa atin, walang taong nagsasabi sa atin na you have to do that, you have to do this. So, parang ma-encourage yung sarili mo to be independent individual. Parang ma-challenge yung sarili mo, why not? Why I should? This is the way of developing myself and sa buhay ng ibang tao. So, kaya, wala namang imposible. And then, gusto ko lang po yung may maambag tayo na kagandahan sa ibang tao, sa kapwa natin. Kasi, kailangan nyo na marunong tayong tumulong sa kapwa natin para ibe-bless pa tayo ng sobra. So, yan lang, guys, ang akong mga slightly chika na ako. Mga ano pa, mga 2 years from now siguro, I do to get into a politics. So, soon, God willing, maloobin ng Diyos, diba? So, yan, guys, ang ibablog natin sa araw na to. I just wait na si Honey maabot, pero dugay pa to siya maabot. So, thank you, guys, for watching. I hope to see you guys hopefully soon. Bye-bye! Please be good!